natin ito yung pinanganap. So gamit ka pala natin dito ay itong Coglapes, no? Ayan, okay. So ngayon natra-transfer natin dito para maghalo sila. Okay. Ayos na yan. Ahead of time ay makapag-enjig na tayo kahit na wala pang outbreak sa inyong lugar. So kinakailangan ay lagi tayong handa. Hello mga farmer, good araw sa inyong lahat at welcome na naman sa ating pinagbabawang video. Ayan, kamusta po kayo? At ngayon po ay ka-22 days na ng ating mga bigs. So medyo late po tayo pero magbubuko na tayo ngayon ng anti-hug kundra vaccine sa kanila. So abangan nyo rin yung iba pa natin mga discussion sa mga iba pa ninyong gustong malaman sa pagbubuko na ng ating mga alaga tungkol sa hug kundra vaccine, no? Ayan, so sa mga bago nga pala sa inyong channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakasama ng notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos. Tara, samahan nyo ako. Update muna tayo ngayon sa ating mga biik, no? Ayan. 22 days, mula nung pinanganak. Ito sila kalalaki. Kalakas na rin kumain. Minom ng tubig sa kalang drinker. Okay. So, pag-usapan muna natin mga farmer kung ano nga ba yung hog cholera, no? Or tinatawag din natin na classical swine fever. So, ito po ay associated sa African swine fever. So, halos pare-pareho po yung kanilang sintomas pagka nagkaroon po sila. Matinding lagnat, walang ganang kumain, mayroong internal hemorrhage or pagdurugo sa loob ng katawan at lumalabas sa kanilang mga bunganga or di kaya sa ilong. At 100% po yung mortality kapag tinamaan po sila. So kinakailangan ay ma-prevent natin ito sa pamamagitan ng pagbakuna ng anti-hog cholera sa ating mga alaga. So ginagawa po natin yan sa edad ng ating mga big pagka tumuntog sila ng 21 days mula nung pinanganak. At nuulit po natin yan sa ika-4 days or after 3 weeks or 3 weeks na interval simula nung first dose natin. So ngayon ay magpo-first dose tayo. So gamit ka pala natin dito ay itong Coglapes, no? Ayan, so meron itong dalawang parte. Ito yung kanyang diluent at ito yung kanyang dry na material. So paghaluin natin ito, so mimix natin or dilute natin. So yung gagawin natin, gamit yung ating syringe, ay kukunin natin yung tubig dito tsaka ipapasok dito yung at least 2 ml para ma-dissolve ito tsaka ihalo natin dito lahat. So itong ating binili kanina ay nasa 10 doses ito, no? So saktong sakto ito sa ating mga biik at sasabay na rin natin yung ating nahin kapag ka merong sobra. Yan, so kunin natin yan at least 2 ml lang. Yeah. So nakalimutan ko palang sabihin, no? So nag-alcohol na tayo kanina mula nung nag-ano tayo, kamawak tayo nito. So nakailangan mag-disinfect muna tayo at kapag meron tayong surgical gloves dyan, so pwede natin gamitin. Okay, so ngayon ipapasok natin dito sa ating dry material or ito yung ating active na bacteria, no? So nakailangan ay tama yung storage nito, dapat ay nasa 2 to 8 degrees Celsius or nasa chilling temp doon sa ating fridge or ating ref. Yan, so pag-aloy na natin. So basically, magkukulay pink yan yung ating solution. Okay, so kaya na-transfer natin dito para maghalo sila. Pasok natin dito. So every biik nga pala ay 2 ml, no? Kahit na inahin man yan or bore or butakal or gilt, so 2 ml per head yung ating bibigay. Okay, so kapag malabig masyado yung ating solution na ito, so pwede natin ibababa muna yung kanyang temperature. So i-rub natin ito sa ating kamay hanggang sa medyo di na siya gaanong malamig. So kapag ka-okay na, yun, so start na tayo. So inugas muna ulit yung ating syringe na gagamitin. Tsaka disinfect muna tayo. Yeah. So kanina nakapag-disinfect lang tayo pero mas maganda makasiguro. Okay, so intramuscular or sagad hanggang laman yung ating
pag-inject dito. So gamit natin na cryom 1 inch. Ayan. So dito sa leeg tayo mag-inject, or pwede rin naman sa may pigi banda or sa may hulihan na paa banda, basta dun sa may malaman na parte. Okay, so pa lang tayo dito. Start na tayo. Ang sukat na karayom natin ay gauge 20, 1 inch. So leeg tayo. Tatakan na natin para hindi tayo mag-doble. So sa mga nagtatanong nga pala kung saan natin nabili yung ating syringe nito, fiberglass syringe, so sa Shopee po, lalagay ko lang yung link sa ating description, ating video, or pipin ko lang sa ating comment section para meron kayong access sa ating nabilan ng ating syringe nito. So napakaganda kasi nga semi-automatic na siya, adjustable kung anong sukat ang ating i-inject sa kanila. At tipid tayo sa oras. Yan, intramuscular. Nakalanggang laman. Neck area. Kaya naman, papakita ko sa inyo yung adito banda. Yan, so pwede rin dito sa may pigi. Mid area lang importante. So kakatapos natin na ma-injectan yung mga beak natin, oh. Ayan. So napakaliliksi nila. So kita nyo yung may maraming tinta or ating quick heal na nilagay. Ayan, so nag-aaway kasi yan sila. Okay lang naman yan kasi nga isa yan sa mga indication na healthy yung ating mga beak kapag ka, yun, nagbe-play around sila sa kanilang mga kasama. So ngayon, meron tayo ditong natira. So 2 ml pa rin para sa ating minahin. So sinasabay na natin ito sa pag-inject sa kanilang mga beak sa ika-3rd week or 21 days matapos silang mga anak. So ganun pa rin yung proseso, no? Yan. So basically, kapag ka nagbabakura tayo ng anti-hog cholera vaccine, so di natin sila pwedeng pakainin, or kapag ka napakain natin sila ay 3 hours yung ating papalipasin bago natin sila injekan. So dito kay White Mama ay napakalikot niya, so binigyan na natin siya ng kaunting pagkain para tayo ay makapag-inject ng maayos. Yan. So ganun pa rin, intramuscular pa rin yung ating gagawin. Okay, ayos na yan. Yan, ubos. So ayun mga farmer, tapos na tayo, no? Pero meron tayo ditong natira na bakuna. So ang gagawin natin dito ay ililibing natin ito kasi nga di na ito pwedeng gamitin ulit. Kasi nga yung holding time nito ay almost 4 to 8 hours lamang. Or yung ibang vaccine naman ay 2 hours lang matapos na ma-dilute natin. So hindi na ito pwedeng gamitin kinabukasan or sa mga sunod natin ng mga batch. So kapag ka nahalo na ay discard na agad kapag ka merong natira. So sa karayom natin na ginamit kay White Mama, gauge, yan, gauge 18. Yan, 1.5 inch. At ito naman yung kay sa mga beak niya. Yan, maliit, gauge 20. Syempre tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbibigay ng ating King's Pet Plus, no, sa ating mga alaga. Kaya po ngayon, kung mapapansin natin ay malusog po yung kanilang pangatawan. Hindi po sila nakaranas ng pagtatae at ubos sipon. So wala po silang mga ganong sakit mula nung sila ay maipanganak. So talagang malaking tulong po itong King's Pet Plus. So malalagay tayo isang kutsara sa 4 na litrong tubig. Yan. So meron na itong tubig dito na nilagay ko, so mix lang natin. So mas maganda meron tayong piglet drinker para tuloy-tuloy yung kanilang supply ng tubig at malinis. Yan.
So, sa mga nagtatanong kung saan mabibili ito, actually, wala kayong mabili na ganito, no? So, ginawa ko lang po ito para dito tayo bukas ng bukas at maiwasan natin yung karoon ng dumi, yung ating Kings Vita Plus, no? So, dito, sa 100 grams na ito, pwede nyo mabili sa mga agribet supplies na malapit sa inyong lugar. Or di kaya ay pwede kayong bumili through online, Shopee or Lazada. So, napakamura lang ito mga farmer. Depende sa seller, 80 to 85 pesos. Pero ilalagay ko na lang sa ating description yung shop ng legit na supplier nito para iwas tayo sa scam. Okay? Okay, so ngayon mga farmer, ay sagutin natin yung mga posibleng katanungan ng ating mga subscriber patukol sa pagbabakuna ng hog cholera vaccine sa ating mga alaga. So unang tanong, kailan nga ba ito pwedeng paliguan yung ating mga alaga matapos natin silang ma-injekan ng hog cholera vaccine? So basically, base sa na-research ko, ay palipasin natin yung 5 to 7 days bago natin sila paliguan, or kung gusto natin sila paliguan, baka magkaroon sila ng lagnat at grumabe yung kanilang kondisyon kapag pinaliguan agad natin sila. So 5 to 7 days yung pinaka safe time ng pagpaligo ng ating mga alaga matapos pabukunahan. Pangalawang tanong, paano naman daw kung meron ng sakit o tinamaan na ng sakit na hog cholera yung ating mga baboy at meron ng symptoms? So magagamot pa ba ng hog cholera vaccine yung mga baboy na may sakit? So ang sagot dyan ay hindi. So ang effectivity kasi ng ating mga bakuna na ito, lalo na yung ating ginamit na Coglapes, ay within 5 to 7 days after natin silang ma-injekan. So dun pa lang magte-take effect yung vaccine na ating na-inject. So na kailangan ahead of time ay makapag-inject na tayo kahit na wala pang outbreak sa inyong lugar. So na kailangan ay makapagbakuna na tayo. So mas maganda, pero tayong program na sinusunod para di natin makaligtaan yung mga dapat natin gawin sa ating mga alaga. Pangatlong katanungan, makakahawa ba sa ibang mga alagang baboy pagka nagbakuna tayo ng hog cholera vaccine? Kasi nga, meron daw sa mga manok kapag nagbakuna tayo ay mahawa or magkakaroon ng sakit yung ibang mga manok. So di katulad sa baboy, no, sa pagbakuna ng ating mga baboy, so wala po tayong epekto sa ibang mga baboy. So di kagaya sa manok, kapag nagbakuna tayo ay yung mga kapitbahay natin na merong manok ay mamamatay yung kanilang mga alaga. So sa baboy ay iba po yung sitwasyon or iba po yung kalagayan. So wala po tayong problema dun sa ibang mga baboy na hindi natin nabakunahan. Pero mas maganda ay magbakuna talaga tayo ng hog cholera vaccine or kahit na anong vaccine available dyan sa inyo. Kasi nga sa ngayon ay sobrang dami na ng nagsisalabasan ng mga sakit sa ating mga alaga. So kinakailangan ay lagi tayong handa. Pang-apat na tanong, para naman mag-inject ng mga vaccine or hog cholera vaccine sa mga buntis or nanganak ng mga inahin. So basically, kapag buntis ang ating mga inahin within 80 days nang matapos na silang pabulugan or talagang sigurado natin na buntis talaga sila. So 80 days pataas, dun pa lang yung pinaka-safe na timing ng pag-inject ng kahit na anumang gusto natin i-inject sa ating mga inahin. Kasi nga, yung mga beak na nasa loob ay medyo malalakas na yung kanilang kapit doon, malalakas na yung kanilang resistensya. So maiwasan po natin yung pwede makunan yung ating mga inahin. So 80 days below, so wag nating injectan ng bakuna kasi nga baka makunan sila or di kaya ay magkakaroon ng mummified piglets yung ating mga alagang inahin. So, sa mga nanganak naman na inahin, kung tulad ng ating ginawa kanina, so 21 days after manganak ay doon pa lang tayo magbakuna. So it's either doon sa dalawa, no? So ang pinaka standard kasi ng pagbabakuna sa ating mga alagang inahin or sa mga breeders natin, mapa-inahin man yan or boar, so within twice or once a year dapat tayo magbabakuna ng hog cholera vaccine. Sa mga gilt naman ay 7.5 months or 1 month bago natin sila palahian or pabulugan. So doon tayo magbabakuna sa kanila. Sa mga boar naman or barako natin, kapag junior boar, so isasabay din natin yan sa mga gilt, no? So 7.5 months yung pag-inject natin kahit na na-inject na natin sila nung mga big sila. At kapag senior boar naman, at least twice or once a year natin sila pwedeng injectan ng hog cholera vaccine. So yun lang mga farmer yung ating talakay ngayon. So sana may nakuha kayong idea. So kapag meron kayong dagdag na katanungan or hindi man natin na-discuss dito sa ating video na ito, so pwede kayong mag-comment sa ating comment section or di kaya mag-message kayo sa ating Facebook page ng Mauma TV. Subukan natin na sasagutin yan at abangan nyo, baka susunod na mga videos natin ay isa na rin yan sa magiging topic natin sa mga vlog na sa mga susunod na araw. Okay, so bago natin tapusin yung ating video ay update ko muna kayo sa ating
Dream House project na pinapagawa, no? Kasi nga maraming humingi sa atin ng update tungkol dito, kung ano na daw ba yung status ng ating pinapagawang bahay. Okay, so papakita ko rin sa inyo yung ibang project natin na pinagkabalan dito nung di tayo nag-upload ng mga videos. So pasensya na po kayo. So tara, turo ko po kayo. Ito na po yung aming pinapagawang bahay. Ayan, so di ko na-update sa inyo to nung nakaraan, pero kung makita natin, may finishing na dito sa loob. Ayan. So almost half or kalahati pa lang yung na-finishing dito. At meron na ring flooring. Ayan, pero sa ngayon tigil muna to. Kasi nga naubos na naman yung budget natin. Pero ganun talaga, at least meron tayong improvement. You know, di natin nagaya itong nakaraan, yung ating Madrid de Agua. Yan, so gagawin na lang natin yan na pataba sa ating mga halaman. So gagayatin pa rin natin at gagawing pataba. Okay, so yun lamang mga farmer nung update na si bahay. So dito sa ating sala, hindi pa yan napifinishing. So ito nga pala yung sala, yung ating magiging dining area. Ito naman yung sa kwarto. Ayan, ito naman yung itsura niya dito sa labas ng aming bahay. Yan, kita nyo sa paligid, napakaganda ng tanawin. Yan, so palibot ay palayan. Yan, mga tanim natin na Madrid Agua, nakasidling na po yan. At ito naman po yung itsura niya dito sa likuran. So dito ay magpapagawa pa kami dyan or magdudugtong pa kami ng gagawin namin na kusina plus CR. Yan, so sa mga nagtatanong kung gaano kalaki yung bahay natin pinapagawa, so nasa 22 by 34 feet yung kabuuan ito kapag natapos na yung ating kusina. Hindi pa kasama dyan yung gagawin natin na terrace. At speaking dito sa likod ng bahay, yan, dahil sa medyo malapad pa yung natitirang lupa dito, dito sa lupa na nabili ko, ay ginawa ko na itong taniman ng gulay. Yan, so talabos ng kangkong, talabos ng kamote, kangkong ulit, kangkong, talabos ng kamote, talabos ng kamote. At yung natitira na dalawang plot doon, ay gagawin natin dyan ay magtatanim tayo ng pechay. At doon rin sa bandaron, so dito sa may gilid ng kanal. Yan, so napaka accessible lang ng tubig, so napaka daling magdilig dito ng ating mga gulay nito. Dito kasi sa amin, sobrang mabenta yung mga ganitong klase ng gulay. At talagang napakadali nitong alagaan, less maintenance, at talagang madali lang siyang patubuin or madali lang siyang buhayin. So yan lang muna yung update natin dito mga farmers sa ating ginagawa dito sa Buhay Probinsya. Okay, shoutout muna tayo, no, sa ating mga solid subscribers at solid supporters na lagi nag-aabang sa ating mga videos na ginagawa. Well, salamat po sa inyo sa walang sawang suporta na binibigay niyo sa akin. Okay, shoutout kay Ma'am G. Melgarejo, kay Sir Lucas Malabaw, kay Sir Rodrigo Esplana, ganoon po kay Sir J. Basilio, at kay Sir Joseph Garisa, ganoon po kay Ma'am Claire Cornelio, at sa team ng Kings Vita Plus. Maraming salamat po sa inyo suporta. Ganoon po kay Ma'am Bree Evangelista, kay Ma'am Josephine Namok, kay Sir Choi Tumabiao, kay Carl Malinaw, Sir Domingo Rojales, Jamar Ariola, Ma'am Melanie Gusi, Sir Macdu Allen, ganoon po kay Sir Marner Galet ng Ilocos, kay Sir Ariel Duran ng Antique, at syempre kay Ma'am Michelle Gam Samson, at ganoon din po kay Ma'am Mining Bebay. Pasubscribe din ang mga farmer at pabisita sa mga YouTube channel na Agribel Adventures, Agribel's Vlog, Ka-Farmer TV, Souls Gandang Buhay, Probinsya ng Magbababoy, Lin From D at Tinigban Farm TV. So ay mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga gusto mo po shoutout, comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po nakapag-subscribe, ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa natin mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas na kung saan pwede rin pagkakataan. So hanggang sa mga farmer, happy farming!